Ayan na yan. What's up mga kanaw-naw? Ayan. Ito na yung part 2 ng tutorial natin sa Audacity. So nakaraan, pinutol ko kasi lagpas na tayo sa oras natin. Ayan. So itong part 2, pagpatuloy ko po yung tutorial kasi hindi pa tapos yun. Hanggang step 4 pa lang ata tayo dun, at step 3. So meron pang susunod na step yun. So pagkatapos nun, i-insert ko yung video na kinanta ko, may video na siya, and then yung in-edit nating cover song. So ayan, so arat-arat na mga kanono, arat na. So gagawin natin double click, and then punta ng effects, and then go to filter curve. Okay, find natin yung filter curve. Okay, filter curve, and then go to manage, factory preset, and then treble boost. Ayan. So yung pinaka default niya ay 9 decibels, no? So sa akin bababaan ko lang ng konti, no. So gagawin natin 6 decibels or 5 decibels lang. Okay? So depende sa inyo 'yan, kung depende kung ano maganda sa pandinig nyo, no. So yung pinaka default decibels niya ay 9, okay? So binabaan ko lang ng konti para hindi siya masyado malakas. And then, okay, kung napansin nyo, balik natin. Tapos, eto na siya. Yung kung napansin nyo, yung wave niya na konti na sa treble boost niyan, lumaki na. So, bago natin pakinggan, adjust muna ulit natin yung bass boost niya. Okay, ganun din. Double click, effects, and then go to filter curve. Punta sa manage, then factory preset, and then bass boost. Okay? Ayan. So, gawin lang natin ulit ng 5 kasi kanina treble boost natin para pantay. Okay? And then, okay lang. Ayan. So, nag-adjust siya ulit, no? Ito yung kanina, and then ito yung ngayon. Okay? So, pakinggan natin siya kung ano yung naging effects niya. But oh, can't you see that no matter what happens, life goes on, and so baby. Pakinggan natin siya kung nakamute yung ating music. Tingnan niyo, pakinggan niyo yung treble boost tsaka yung bass ng vocals ko, no. But oh, okay, yung bass niya. Can't you see? Okay, yung treble. That no matter what happens, life goes on and so baby. Na, malaki talaga yung pinagkaibin niya yung kanina, no. Ayan, no. Pakinggan natin 'to. But oh, okay. Can't you see? Wala siyang bass, wala siyang that no matter what happens. Okay. Life. Ayan, balik tayo doon. Balik tayo. And then maglalagay tayo ng low pass filter. So ano ba 'to yung low pass filter? So ito po yung mga word natin na nag ano nang nagsosobra ng S, as ganyan, no. Okay? So yung mga mahilig sa S diyan, yung mga bulol sa S diyan. Ayan. Okay? So paano? Double click lang din, then punta tayo sa effects, sa effect, and then go to low pass filter. Okay? So nandiyan na so default natin diyan ay 5500 na, okay? Default na 'yan, and then okay lang. So wag na natin muna pakinggan, and then proceed tayo dun sa limiter. Okay? So ano ba 'yung limiter? Ito 'yung nililimitahan niya 'yung audio to certain level para hindi siya ganong kalakas, no, dun sa pandinig natin. Okay? So paano? Double click lang din, and then effect, punta tayo ng limiter. So palitan natin yung soft limit na to ng hard limit. And then set natin sa limit yung negative 3 decibels lang.
and then 10 holds MS. Okay? Tapos okay lang. Ayan. So kung napansin nyo, okay? Ayan. So susunod. Okay? Nawala yung mga sobra-sobra niya. Ayan. So yun yung limiter natin, no? So, pakinggan natin. But oh, can't you see that no matter what happens, life goes on and so babe. Okay? So tapos na tayo sa noise reduction, compressor, and then filter curve, and then low pass filter. Tapos yung huli natin yung limiter, no? Hard limiter. So kung napapansin nyo, wala pa yung reverb tsaka echo, no? So yung susunod natin gagawin ay maglalagay tayo ng reverb. Okay? So ano gagawin natin? Highlights lang natin to, and then control D para ma-duplicate lang natin. Okay? Punta tayo sa baba. Dito yung dinuplicate natin. Pagkatapos nyan, adjust natin ito papunta sa taas. Okay? So, maglalagay tayo ng reverb dito sa may dinuplicate natin. Okay? Ayan, dito. Tapos, double click lang. And then, go to effect. And then, reverb. Okay? So, yung iba, gumagamit ng ibang effects na reverb, no? Sanford reverb. So, maganda kasi yun. So, ako kasi hindi pa ako nakapag-download, no? So, dito muna tayo sa reverb na default, no? Default na reverb. So, depende din sa pandinig nyo yan. Depende din po sa inyo. Pero yung akin, yung pinaka-default reverb po, no? So, depende lang ito sa natutunan ko sa tutorial lang din, no? So, and then, huwag kalimutan na i-check itong wet only, no? Check nyo lang yan din, okay? So, napansin nyo? Itong reverb, lumiit siya. And then, pakinggan natin ang reverb. Mute natin muna to. And then, play natin. No, parang mumu siya. Can't you see that no matter what happens, ganyan po yung reverb. And then, stop natin and then play natin together. But oh, can't you see that no matter what happens, life goes on and so baby, let's smile. Okay? So kung hindi kayo komportable dun sa reverb nyo, pwede nyo po yung bawasan, pwede nyo dagdagan. So akin, paano natin bawasan o paano natin dagdagan? So, punta lang tayo dito sa left side niya. Dito sa reverb na inano natin. And then, plus natin na 3 decibels. So, depende po sa inyo yan. Okay? Pinggan natin ulit. But oh, can't you see, okay, medyo okay that no matter what happens, kumanda na yung boses niya. Life goes on and on and so, baby. Huwag nyo na lang pansinin yung boses ko. Alright, so tapos na tayo sa reverb and then echo na lang kulang natin, di ba? Wala tayong echo. So gagawin natin, so balik tayo dito sa original tracks and vocal natin and then punta ng effect and then select E. Ayan, E. Pinaka-default natin 0.1 seconds yung delay time and then decay factor 0.1 seconds lang din. Okay. So, try natin ulit. But oh, can't you see that no matter what happens, life goes on and so baby. Ayan. So, before and after tayo. Play natin. Before and after. Life goes on and so baby.
Okay? Kung sa tingin nyo maganda siya sa pandinig mo, kung okay na yon, depende na lang po yan sa inyo, no? So, kayo na bahala mag, maraming effect po dito, kayo na po bahala mag-explore, kayo na po bahala mag, magtimpla ng inyong record, no? So, sa akin, ito, based lang din po ito sa napanood ko sa video, sa tutorials, no? So, itong video na to ay hindi para sa mga taong magagaling na, mga professional na, mga engineer na, no? So, itong video na to ay para lang po sa mga beginner na gustong matuto ng medyo kahit konti lang sa Audacity, no? Sa mga mahihilig kumanta, ayan, para sa inyo po ito. Sa mga beginner, no? So, disclaimer lang po yun. So, ayan. So, hanggang dun lang muna tayo. Next natin. Don't forget to like, subscribe, comment. Ayan, kung may gusto kang itanong, magtanong ka po sa description na sa comment box natin dyan sa baba. And then, hanggang dun na lang. Alright. So, see ya! Show in this world, no, bring it out, bring it in, never know it, what lies ahead, we can really need